yung walis. Ah, yung walis sa gabi, ganun din. Nag-walis ako sa amin sa gabi. Sabi niya na sa'yo, anak, masama yan. Yung pinabas ng swerte. Ay, yung parang swerte ba yan? Bakit hindi kalabas? Sinabi niya masama yan eh. Kung ganun, ang daming kasol sa ipapasok sa amin.
Sabi sa inyo, kahit makita na ng atin, wala na ako sa inyo. Di ba? Dahil kapag ka ang isang pangit, lalo-lalo na yung first order, napakabisa ng Holy Spirit na umihira ang lifestyle niya. Kaya niya mag-exercise. Kaya niya mag-exercise. Dahil kayo magkataro ng ganun, kaya huwag kayong maliniwala sa pangayin. Ano pa? Meron pa? Tanong? Ano pa? Bigay-bigay ko na. Para magtanong na tayo. Baka may tanong kayo. Sige na. Sige, ano tanong? Okay. Question and answer na kaya kayo. Ay, resolution na natin ako. Nakasaya ako. Dalawang oras na ako. Pero, maganda ba ako hindi? Yeah. Ako rin, hindi pa ako nag-uumpisa eh. Ano pa rin yung introduction? Ano tanong nyo? Sige, tanong. Kahit na anong tanong related sa Catholic faith, kahit na anong mas kayo makakakot ng mga ilan ko na niya. Kaya ano, isa ko na ito sa isin na ito, sa isin na ito. Ayaw po yung mga bakit daw po yung mga katuloy yung kanibal pinakain daw yung katawan ng Kristo. Ayun ang maganda. Pero kayo po, kayo yung hindi ko sa mahirap patayin ko din. Yung hindi ko straight na bigyan niyo ako ng isang boss, kayo yung hindi ko straight na dahil hindi ko lang ang puro dahil ang araw magiging pari tayo. Yung hindi ko straight para madisiplinaan natin. Madisiplinaan natin, ba? Kasi nga kaya hindi ko ang pang-teaching. Napakaganda ng tanong si Mikaw. Bakit daw tayo mga Katoliko ay mga kanibal? Di ba? Pinapakita natin ang katawan at inainom daw natin ang dugo ni Kristo. Yun ay gawain ng mga kanibal sa amin ng mga hindi nakakaalam na mga kaibayan namin sa pananampalataya. Bakit? Ano ang sabi ng Panginoon kung mapasahin natin ang John chapter 6:56 and the following verse, ang sabi niya, katotohanan sinasabi sa inyo, ang aking katawan at o aking naman ay tunay na pagkain at katotohanan ang aking dugo ay tunay na inumin. Nagbibiro ba si Kristo, brother? Next is, sinungaling ba si Kristo? Kapag sinabi ng Diyos, nangyayari. Hindi pwede magbiro ang Panginoon na dinalawang ulit. Truly, diba? Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, isa lang brother, ang dami naman yan. Diba? Katotohanan, ang ating naman ay tunay na pagkain. Katotohanan, ang ating dugo ay tunay na inumin. Hindi nagbibiro ang Panginoon Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus, nanggaling yun, diba? Sinangkot niya ang tinapay. Sinaghati na yun. Ibinigay sa kanyang mga kagay at sinabi. Hanggalin niyo na ito lang ito ang aking katawan. Ano yung tinangkot? Ano yung pinaghati natin? Ano yung pinakakain? Mali, katawan. Hindi ka natin credit. Ha? Tinangkot niya ang tinapay. Pinaghati-hati niya yun at inabot sa kanyang mahalagat at sinabi, tanggalin niyo ito ang aking katawan. Hindi sinabi tinapay. Katawan na. Doon na nagkakaroon ang tinatawag na transubstantiation. At gano'n din naman ang nakapatapos sa kapunan. Dinampot niya ang kalis. Muli nagkasalamat sa Diyos. Bigyan niya ang kalis kanyang mga lagat at sinabi, inumin mo ito. Ito ang aking tugo na. Hindi niya sinabi, ito ang aking anak. Walang sinabi, dugo na. Di ba?
Kapag sinabi ng Diyos, nagkakatotoo. Hindi sinumanin si Kristo at hindi nagbibiro. Di ba? Kaya namisan, kaya pag nasisipan mo sinabi ng pare, na ito ang kordero ng Diyos na dais ng kasalanan, lagsang libutan, mapapalag tayo tinatawag sa kanyang piging. Ako ay kaya mo mag-isa, kaya rin ikaw pare. Hindi mo na lang pag-isa. Kaya lang hindi ako pare. Kaya sa'yo lang. Diba? Titingin tayo. Pero yung iba, sana natingin. So lang. Pag sinabi ni Jesus, narito ang poder ng Diyos. Tingnan mo, di ba brother? Sa kanakampan narito, doon nakatingin. Pero pag ganun, wala. Buti ng brother, hindi ako naging pare. Pero pagdaya ko rin ako noon, pumasok din ako din. Pero hindi para talaga ako doon. Siyempre sila, hindi ako naging pare. Alam niyo kung bakit? Dahil kasi nga nito, narito si Kristo ang poder ng Diyos na nagdapis ng kasalanan. Yung ibang titingin na gano'n, lalatid ko, Brother M. C. Cristo. Maraming katoliko kilala si Kristo sa ribultong ahoy. Pero hindi kilala ang tunay na Kristo ay nasa pinapay ang alam. Diba? Kulti mo man ang demonyo, okay, ang alam na alam niya, kaya mag-transatlasation ng Diyos. Ang talaga, naniniwala ang demonyo o sa tanas sa transatlasation. Diba? Dominan mo siya doon sa matay o pagpapatawa ang labanin ko. Kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong iyan. That is transubstantiation. That the substance turned to another substance. Yun ang ibig sabihin ng transubstantiation. Biruin mo yung bato, pinagatawa ng tinapay. That is a transubstantiation. Alam ng demonyo ni Satanas, kayang gawin ang Diyos. Ano pa ang manifestations ng transubstantiation sa Biblia? The wedding feast of Cana. The water turned to the real substance of wine. That is called transubstantiation. Diba? Panghugas ng paa. Anin na jar na naglalaman ng anin na po. Dalawang hanggang 120 pagbino ko mo. Panghugas ng paa yun ang mga rujo. Dahil pagpupunta sa kanila, maghuhugas ka muna ng paa, pero ginawang pala ng Diyos. That is transubstantiation. The substance of water turned to the real substance of wine. Kayang gawin ng Diyos yun, eto pa kayo. Hindi niyo ba alam? Kung kayo ay nalilig sa internet, huwag na ako ang panoorin niyo yun. Panoorin niyo rin si Betsy, nakalimutan ka na, Betsy Galegan. Isang priestess, isang high priest ng satanista, bumalik sa simbahang katoliko dahil dito. Hindi pa ko si Betsy na. Hindi ah, sabi ko sino ah? Okay, very good. Kasi baka mag-sipin natin. Bumalik sa Catholic Church, inibitahan siya sa worldwide council church ng iba't ibang pastor. Ano ang sabi niya? Mga brothers, alam niyo kung bakit sa katoliko po ako bumalik sa dami ng ibang sekta? Yung wala sa inyo, sa katoliko po lang matatagpuan at sa katoliko po lang mayroon. Ano yun? Tayo na lahat. Question, ano sabi ng satanista? Pati mong itang talaga ni Satanas na bumalik sa katoliko. Kumuha ka ng isang ostya na nakonsegraduhan ng pare. Ihalo mo sa 1,000 hindi ko secreted. Alam namin kung alin yung tunay na isa na konsegrado at alin yung hindi konsegrated na 1,000. Kita mo yun? Di mo yun.
Anong na alam niya kung ano ang tunay at hindi tunay na makasigradahan. Kaya tayo misal, alam mo misal, ginagawa, di ba, ng mga minister? Kinukuha, pinapakain sa ano? Para daw malakas kumili. Inilan na kayo sa pare, para daw malakas kumano at manalo. Isang malaking dalakas pangalan na ang consecrated verse, gabitin mo ka rin. Di ba? Kaya nga anong sabi ni Apostol San Pablo sa unang Korinto, chapter 11, verse 27, 28, 29, and the following verse, ang sino mang kumakain ng katawan at uminom ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na hindi muna inumusisa ang kanyang sarili ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya nga ang iba ay mayroong sakit, ang iba patay na. Sa kanya natin takakain ka lang ng ganito, magkakasakit ka ang mga kaya. Di ba? Ganyan ay wala ang holy local. Saan ka na makita ng banal na akunan sa umaga? Ayaw siya. At meron ka na akunan sa alahan. O wala na akunan sa tanghali. Ginagawa na yun. Ha? Yeah? Sabi ko, brother, sabi ko sa Japan, paano na-extra banal na akunan sa umaga? Ito yun. Agahan tapos ang unan. Ano ba sa'yo? Ayaw nilang gamitin ang Eucharist ang ginamit nila pasasalamat. Dahil ang Eucharist ay Greek word, dapat in-English mo thanksgiving. Dapat pinagalan mo pasasalamat. Sabi mo, brother, i-translate mo yan sa Greek na labas, gaya-gaya talaga kayo. Di ba? Ganun sila. Nagagawa rin sila ang ginagawa nila. Wealth. Di maliliit. Di maliliit. Huwag mo ako ng podcast para pag-aging tayo ito, alam nila yung kaliwanag ito sa kanilang mga parabla. Podcast. Di ba hindi ko kasabihin? Podcast lang. Ako naman lang natin kung gano'n kakalala ang huli yung alis. Bilang magiging pare, bilang poon, dinahan na. Malalaman natin kung ano ang kaugnayan ng banal na misa doon sa pagkapako ni Kristo sa krus. Basic lang to, ha? Basic. Nakita niyo ang nasakyan. Bukit nila lang sa akin, no? Wala na akong nilalo. Pero dahil lang sa talagang ng seminarista to, gusto kong i-share sa inyo to. Kayo ang mag-share sa parokya niyo. Hindi man ako nag-ipare, kayo ang magiging channel. Para ipawag ko sa kanila. Yung last supper, yung sino nag-drawin ko? Sino? Yung narado? Kala ko yung narado, di ka ako yun. Yung narado, galing. Galing. Diba? Hindi ganun ang kanyang tunay na pangyayari. Hindi ganun. Kung papasahin mo yun, habang nagkakaroon ng Passover meal, inuugasan ang paa. Di ba? Inuugasan ang paa. Nung inuugasan ang paa, hindi mo sabihin, sumuot sa salamin sa Kristo na buhay ng paalat. Hindi na utukin yung salamin, di ba? Hindi ganon ang itsura noon. Pinatawag yung red line. O yung pinatawag nila, ang tawag ay, triclinium. Parang letter yung tatlong ganon. Dito rin naman. Isang nanesa dyan, isang nanesa rin sa Iglesia. Nandito si Kristo, nandito si Dan sa unahan, nandito si Kristo, at katabi Kristo si Judas. Sa dulo-dulo, nandito si Juan, ang katapat nila. Ay, si Peter. Si Peter ang pinakuha ng pagkain dahil yun ay Passover meal. Yung pinag-deliver nila, yung pinatawag nila na kumalus na sa dagat at yung pagdating ng angin na makumusta at isa't nakay, yun ang Passover meal nila. Inuman yun, yung kaugaliran ng mga Hudyo, Passover meal nila yun. Pinapayala ang roon. Apat na brother. Apat na roon.
ang host that time, si Kristo ang host sa triclinium na dalawang. At ang salilang position, hindi nakaupo. Naka-recline na ganyan. Kaysa pa rin tumukuhan, kaya isa, inaabot yung pagkain doon. Kaya si Jesus, na ikutan niya ng pag-inig ng mga alagad at namugasan niya ng mga paa. Dahil nakaganon sila ng posisyon. Ayan. Hindi na yung paa, hindi na yung pagkain. Umiinom siya. Ang tawag doon, triclinium. Basahin mo, naka-recline siya pag binasa mo. Si John ay bumilig sa dintid ni Jesus, therefore naka-recline. Kaya nahugasan nila yung paa ng mag-inig. Hindi mo na. Ngayon, bawat isa ron, para maintindihan ng mga generalista, ito tukulit ko sa September 11. Ay, 12, kay Father, sa si Julio Garcipanik natin dalawang araw. Mayroon doon, apat na caps. Four caps. Hindi ito dipili ha, pero ito ang ginagawa ng mga Hudyo. Dahil tayo ay na, may konsepto tayo sa mga Hudyo ng Judaism, diyan natin nakuha yung tinatawag na Passover. Apat na caps, yung tinatawag na four caps. Noong unang caps, ininom ni Jesus yun. Pangalawang caps, ininom ni Jesus. Bilang host, o bilang pangunahing pandangan na ikaw ang nagdalang, ano ba yung host sa Tagalog? Hindi yung pandilig sa halaman, hindi kailangan ng bigwa, hindi yun. Ano yun? Ito yung pinaka pa, puno ka wala, di ba? Ikaw, siya yung pangalanan eh, sa Tagalog, di ba? Kaya siya ang puno ka wala. Yung pangatlo ang kanyang kinosipete. Kaya, this is my body. This is my life. Yung pangatlo ang kanyang kinosipete. Yung isa, dahil Passover me, sasabihin ang pinakapunong kabala ng ipapadiriwang kasi niya it's finished, pwede na magbuyan. Pag sinabi niya it's finished, it's already tapos na yung Passover. Yung pagka-concentrated niya ng karanto, ano ka na? Kung ka na tayo, sabi si Mami, ibig sabihin, hindi ka tapos. Diba? May tirang ng isa. Pero ang Passover me, matatapos sa pag sinabi ng boss, tapos na. Hindi na tayo umuwi, tapos na ang diba? Saan tinapos ni Jesus ang papapat na tapos? At paano paraan? Pero hindi naman rin. Ano nga nang sagot? During the time nung pinakulas siya, dumating ang mga barbaro ba? Ano sa niya? Ama, nakukuhaw ako. Kumuha yung kapitan Romano ng anak na mabait at pinainom kay Kristo. At anong sabi ni Jesus? It is finished. Iyon ang pag-apat ng corpus. Kaya ang kaugnayan ng ating banal na Eucharistia sa krus, ganun din sa sinasabi, the last supper. Amen? Napakaganda, di ba? Alam niya na yun. Iba na ang halaga. Ang sakripisyo sa misa ay ang bloody sacrifice, pero ang sakripisyo sa krus, bloody sacrifice, dahil pinatulog niya ron ang kanyang buo. Kaya hindi pwede paniwalain. Kaya makita mo, pag nag-imisa may krus, kami altar, di ba? Di ba yan? Yun. Related ang ating Holy Eucharist doon sa sakripisyo. Di ba? Tinatawag yan sa Hebrew, Segaron. Hindi Chicharon, di ba yun? Ha? Segaron. Anamnesis sa Greek. Ibig sabihin, memoria. Kaya nga, sabi ni Jesus, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ganyan pag-alala ang isa. Buti na lang mo sa akin dahil alam ko na para mga pag-alala ko. Magdating na araw. Ano pa? Sino raw ang nagbautismo sa mga apostol? Pwede ba sila nagbautismo sa mga apostol? Wala nang sinabi si John. Di ba? Sino? Sino ang nagbautismo? Tinanong ako ng pastor. Brother, kung si Jesus, pinautismo na dyan, sino naman ang nagbautismo sa mga apostol? Dapat alam mo yan. Sabi ko, kaya ka nagtatanong dahil hindi mo alam. Kaya ako din ka tinanong mo.
ha? Dinalitin. Kaya kung nagtatanong, hindi mo alam. Pero para matutuwa ka sa totoo. Si Kristo, ha? Nasaan? Nasaan? Ang sabi ng Kisunan. Ano ba ang bautismo? Ang bautismo ay larawan ng tubig na nagbubugas hindi sa ating katawan o hindi sa ating mabubuntong hindi. Kailan bubugas sa Kristo ang mga apostol? Washing of the meat. Ano sabi ni Jesus? Malinis na kayo. Ayaw mo ni San Pedro, di ba? Panginoon, ayaw mo! Papagka hindi ka nagpabugas sa akin ang paa, wala kang kaugnayan sa akin. Kaya nga kapag hindi mo pinag-usapan ang anak mo, walang kaugnayan kay Kristo yun. Yun ang konsepto. Ang mga apostol ni Jesus Kristo sa pamamagitan ng tubig, kaya kung iyong anak at maniniwala ka sa ibang sekta na hindi mo mapaugnayan sa kamarihan, walang koneksyon ang iyong anak bilang Kristiyano. Ano sa ating Pedro? Sa Pedro, Panginoon, hindi ka lang kung hindi mo matawag ko na ang iyong bibuwan, di ba? Dati sa baptism, baptism yun, inugasan ang paa, tanda ng pag-release, nag-release na sila ng Diyos. Di ba? Meron pa ako na, di ba? Kaya ka pa ako katoliko. Asan ka? Alam mo, brother? May alam ka sa Bible. Yes, pero hindi ako mag-alim. May alam ka. Sabi niya, si Judas pa, sakto o hindi? Sabi ko, brother, hindi ako ng Diyos para alam ko kung si Judas pa ay sakto, iskariote o hindi. Sakto o hindi? Sabi ko, in my own opinion, in my own strength, si Judas ginamit ng Diyos para matapad ang nasasaad sa kasulatan. Ang mga kabilang din ginamit ng Diyos sa ibang pamamaraan para matapad ang kasulatan. Ano po silang ginamit? Ibig ba sabihin yung merit na mapagamit kay Judas para matapad na matapunta niya sa interno? Hindi siya makasabot. Pangalawa, ano ang kung ating halukayin ng buhay ni Judas Iscariote, napakamalapit na kaibigan ni Kristo si Judas. Kaya nga na pinagkaliwalaan. Di ba? Kaya nang simbahan natin si Judas Iscariote, tahimik, hindi sinabing sakto yan, hindi sinabing hindi yan sakto, tahimik. Sinabi ko siya. Pero in my stand, pakinggan mo kung ano si Judas para sa atin. Sabi ko, una-una, ang sabi ni Jesus, ang sino mo magkasala sa anak ng tao, may kapatawaran. Ang sino mo magkasala sa Espiritu Santo, walang kapatawaran. Tanong, kanino magkasala si Judas sa anak ng tao, sa Espiritu Santo, sa anak ng tao, may kapatawaran o wala? Ibig sa ngayon nakasala. Diba? Sa anak ng tao siya magkasala. At si Judas ba napatawad? Sa ito, oo! Oh! Ano sabi niya? During that time, yung nagkakaroon ng tinatawag na consecrated, isa siya sa ito ng bota. Di ba? Ano sabi niya? Para sa ito ang papatawad ng lahat ng kasalanan. Kasama si Judas doon o hindi? Di ba? Kasama si Judas doon o hindi? Hindi siya makasalit sa akin eh. Sabi ko, di ako magaling, pero nagbasa ako ng Bible. Sabi niya, at kinuha niya ating na Bible, tanggalin niyo ito, at kami ito ang katawad ba? At ang dugo ito ay inubuhos para sa iyo at papatawad ng lahat ng kasalanan. Tingnan mo siya, kasama si Judas doon mo ito eh. Kasama dahil ang sabi ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Sa tuwing ako so si Kristo ang pumili, kahit alam niya sa layo sa pinili na ko. Bakit? At kung katawan ito naghahakula na sila, kumuha siya ng morsel, tuwing, alam mo yung morsel? Kapag sa pinapay. Ano sabi niya kay Judas? At nang dali yun, pumasok na si Judas sa katakuhan, ay pumasok na si Satanas sa katakuhan ni Judas. Anong sabi? Gawin mo na. Ang gusto mo gawin. Dahil alam ni Jesus, pumasok na sa Satanas sa katakuan ni Judas. Therefore, si Judas ay poses at wala na sa katinoan. Kaya siya nagpakamatay. Sabi niya, parang patay eh. E di, pero na yan.
that is wrong. Nung araw ko sa inyo sa kanyang brother, nung araw, sa pagkatawin ko isang binibabi ako, kinakasahan ko naman. Nung araw ang simbahan, kapag nagpapakamatay, hindi na dinadaan sa simbahan, tama? Diretso na, wala na isa, nagpapakamatay. Pero bakit ang simbahan, tinanggal, dilip ang gano'ng kautosan? Bakit? Dahil sa yung typical problem ng mga suicide para wala sa sariling katinungan at nito ang pag-isip. Kaya nilip ng simbahan na dapat silang paspasan din dahil ang isang na-process at isang tao na nagugulang isipan wala sa sariling katinungan. Kaya na ayon ang mga nagpapakamatay pinapanggap na ng simbahan. Diba? Ayos, babalik ulit. Ano ang sabi? Brother, ang sabi ng mga apostol, ang sabi ni Jesus, mabuti pang hindi ipinanganak ang taong magkakalulo sa akin. Diba? Tanong, ang sinasabi ni Jesus doon, yung magiging kalagayan ng katawan ni Judas dahil puputok ang kanyang lupa at siya ay babagsak ng patuloy. Yun ang sinasabi ni Judas at hindi yung patungkol na mapupunta sa impyerno si Judas. Diba? Yun ang tinutukoy ni Jesus, mabuti pang hindi pinanganak ang tao ang kakaroon sa atin kapagkat kalilingin ang kanyang masasakitan. Yun. Puputok ang lupa, bibitik, babagsak. Pero hindi niya sinabi nasa impyerno. Hindi ang simbahan natin na inukod din na si Judas bilang hindi santo at hindi sinasabi hindi santo kundi santo rin wala. Nasa gitnan lang ang simbahan natin sa kaso ni Judas. Diyos lang ang nakakaalam kung nasaan siya. Amen? O magkaroon na. Gusto na yung matulog. Ito naman. Yun naman na yung counter mo. Bakit tinampay ang mga nagsisimba walang kasama ang anak o dugo? Di ba sinatanong yan, brother? Bakit si Father lang ang umiinom yung mga sakristan, yung mga seminaristan? Umaw, dahil natawal lang ang sinasabi. Bakit? Inaatake tayo na ng San Jesus, ako ang kain at umiyon, kita na, sakto na lang itang kumain, pero hindi umiyon. Di ba? Saan kain inom, bakit sa katoliko, kain lang. Walang dugo, nasa yung dugo. Ano ang isang sagot natin? Ang sagot natin, brother, aliman ang kainin at inumin mo dyan, parehas lang ng content na sinasabi ni Jesus. Bakit? Ang sino mang kumakain ng aking katawan, may buhay na walang hanggan. Ang sino mang iniinom ng aking dugo, may buhay na walang hanggan. Dahil kalit ang piliin mo dyan, parehas lang ng content. Diba? Yan ang sabit natin. Parehas lang, brother. Kaya kumain ka, buhay na walang hanggan. Kaya uminom ka, buhay na walang hanggan. Kaya asan yung dugo? Brother, kahit anong katawan ang hanapin mo, imposible walang dugo yan. Diba? Lahat ng katawan may dugo. Kahit kayong binasa mo, may dugo pa rin yun eh. Diba? Kay katawan o alam ang inumin natin sa simbahan, buong Kristo pa rin ang tatanggapin natin. Dahil yung katawan ng ating Panginoon, kasama rin yung dugo doon. Amen? Ano ba? Pero ako rin ang tatanong. Diba? Ako na lang tatanong. Pag ikaw ay naging pare, sabi ng IRC, bawal ang mag-asawa at bawal kumain ng lamang pati. Sabi no, diyan daw ay doktrina o aral ng demonyo. That is wrong. Ang mga kaparingan ay ang ating kakailan, ang ating simbahan, walang doktrina ng pagbabawal ng asawa. That is a discipline. Disiplina ng kaparingan natin ang hindi mag-asawa dahil sila ay mayroong vow of celibacy at vow of chastity. Pwede mag-asawa yan, lalabas ka na lang, hindi ka na makakapag-isa. Pero yung pagiging pari mo forever yan, hindi ka na lang makakapag-isa na yung magawa natin. Di ba?
hindi doktrina ang hindi pag-aasawa kung hindi disiplina. Disiplina kaya nga, di ba, yearly na ano yan, nag-kawagod, nag-review. Di ba? Meron akong kwento minsan, ito'y biro lamang. Pader, wag na ililiyan sa iPad niya. Ang mga pare, hindi pinagbabawalan ng simbahan na magmasawa. Inaan sila yung tinatawag nila vow of chastity and vow of celibacy. Yun ang disiplina sa kanila. Pero nung binalik ko yan sa IFC, durog. Doktrina number 18. Huwag kang mag-aasawa ng hindi kapananampalataya. Iyan ang aral nyo at doktrina nyo sa Timotean. Ano ba? Doktrina number 9. Huwag kang kakain ng dugo. Doktrina nila yan. Sila ang sakul doon. At sasabihin pa ng IAC 1914, Brother, kami lang ang maliligtas. Hindi kayo. Dahil ang mga Katoliko, ilan na kayo sa dagat-dagat ang apoy. Narinig nyo yan. Di ba? Ang sagot ko, talaga, saan kayo mapupunta? Eh, di sa langit-langitan. Di ba? Mahilig sila sa dagat-dagat. Sino ba ang maliligtas? Ayon silang ba? Mali. Walang kalanga sa Bible na ayon silang maliligtas. Sa 1 Timoteo 2:4, nais ng Diyos ang lahat ng tao maliligtas. Sabi pa ng mga brother, are you saved? Are you saved? Ligtas ka na. Sabi ko, Diyos lang ang nakakaalam na ligtas ako. Binalik yung tanong, ikaw pastor, ligtas ka na. Yes, I am saved. Bakit nandito ka sa lupa? Bakit nandito ka pa? Tuloy mo tas ka na. Di ba? Sabi ko, katulad ko ang maliligtas at hindi kayo. Nagtaas ng mga kilay. Aba, brother, wala kang magawasa na Katoliko ang maliligtas sa Biblia. Eh, paano kung mabasa ko? Katoliko ang maliligtas at hindi kayo. Ano talaga ng brother, ha? Talatakbasa. Ang Katoliko, alam kong alam nyo, Catholic means universal. Tama? All embracing throughout the whole world. Sa lahat ng dako, sa lipi. Di ba? That is Catholic. Sabi ko, kung mabasa ko, ang Katoliko maliligtas, ano ngayon sa iyo? Sino ngayon ang papasok sa langit? Kami, hindi kayo. Ano man sa lata? Talataan mo. Binuksan ko ang Revelation chapter 7, verse 9. At nakita ko ang napakaraming tao na hindi kayang bilangin ng sinuman mula sa bawat lahi, wika, lipi at mga bansa na nakatayo sa trono ng Diyos at may hawak-hawak na palaspas. Sino ang may palaspas? Kayo o kami? Sino? Kami! Nakita ni San Juan ang mga tao mula sa bawat lahi at wika sa mga bansa na nakatayo sa harap ng trono ng Diyos, may hawak na palaspas. Sino yun? Kayo at kayo o kaming mga Katoliko? Hindi nakasagot. Maniniwala ako kapag sinabing may hawak-hawak na Biblia. Kayo yun. Kasi ang Katoliko wala ay ginagawak ng Bible yan. Oh. Eh, ang sabi, may hawak-hawak na mga palaspas. Kami yun. Hindi kayo ligtas. Di ba? Sino lang ba ang nagpapalaspas? Kayo. Sino ngayon ang nasa sa likod? Kami at hindi kayo. Kami ang tunay na ligtas. Dahil kapag mayroong canonization at mayroong identification ang santo, ano ang makikita mong hawak? Palaspas. Kaya tayo ang sinasabing ligtas. Meron bang atake na maaari mong ikwindang kapag sinabi niya, Brother, ang Diyos lang ang omnipotent, omniscient, omnipresent. Bakit ang mga santo nyo? Tinatawag niyo pa, hindi naman nakakarunin lahat yan, kagaya ng Diyos, narinig niya lahat ng dasal. Ang mga santo, hindi ang Diyos, para narinig niya ang lahat ng mga dasal natin. At ninyo, anong isasagot mo, brother? Hindi mo narinig na mga santo natin.
ang mga dasal natin dahil tumatawag kayo sa Tinder, sa Amerika, sa Usansan. E Diyos lang daw ang makakarilis. Anong talatak? Anong talatak, brother? Para sigurado marinig niya kung sa ko na yung Bible ko. Ito ang maganda, brother. Sa inyo ang revelation. Kung may Bible Tagalog, mas maganda. Buksan mo, ha? Buksan mo. Sabi ko, magtanong eh. Okay. Ito ang sabi. Atake sa atin to. Gumamit na ako ng Bible para sigurado. Para hindi sumanglay. Okay. Ano ang sabi na hindi naman siya naririnig ng mga santo? Hindi yan Diyos. Meron ka sa Amerika, sa China, sa Japan, sa Australia, ganyan-ganyan. Iisang santo lang ang tinatawag. Diyos lang ang may kakayahan na makarinig ng lahat na gano'n. Yun ang alam mo. Ha? Pero si San Juan na isang santo, ano ang sabi ni Juan sa kanyang sulat doon sa Revelation chapter 5 verse 13? At narinig ko ang mga tinig ng lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, maging ang nasa dagat. Si San Juan pa lang yan. Lahat narinig na lang. Di ba? Kala ko ba Diyos lang ang may kakayahan? Basa, na, basa mo. 5:13. Basa, brother. Tagalog? Tagalog. Mas maganda Tagalog. Ang ganda. Sabi niya, hindi lang narinig sa mga santo. Basahin mo nga kung hindi narinig. At narinig ko maawit ang mga hilikang na sa langit, na sa lupa, na sa ilalim ng lupa at sa dagat, lahat ng mga naroroon. Teka mo na, naririnig niya lahat, di ba? Tama mali? Kaya pwede tayo tumawag sa kila. Dahil kapag ka, ikaw ay lingkod ng Diyos, maririnig na yun at ikaw ay makikipahami ng kanyang kaluwalhatian. Bakit tayo humihingi ng panalangin sa mga banal? Bakit? Bakit? Buksan niyo ang Ecclesiasticus chapter 35 verse 17. Ecclesiasticus, brother. Napakaganda ng panalangin ng banal kung bakit tayo tumatawag sa kanila. Bakit? Di ba? Mula sa bawat ay nagsabi, naririnig ko ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Di ba? Diyos lang ang may kakayahan nun. Pero bakit si San Juan nagawa niya yun? Dahil ang isang banal ay nakikibahagi sa kaluwalhatian at kanyang pagiging banal. Amen? Ecclesiasticus, sa Diotero Canonical yun, Diotero Canonical yun ang tinamuron. Ecclesiasticus 37 verse 35 verse 17. Anong sabi niyan? Ang sabi, ito, basahin ko. Ang dalangin ng magpakumbaba ay tumatagos sa mga ulap. At hindi tumitigil hanggang hindi umaabot sa Panginoon. Nakita mo yung dasal ng banal? Ang panalangin ng magpakumbaba ay tumatagos sa mga ulap. At hindi tumitigil hanggang hindi umaabot sa Panginoon. Hindi huminto hanggang hindi pinapansin ng kataas-taasan. Ganyan nagkakaroon tayo ng intercession of the saint sa langit. Di ba? Kumatagos pala ang panalangin ng mga mahal. Mas mataas pa sa signal ng sun. Mas malakas pa sa signal ng globe at ng Ismael. Di ba? Ganyan ang panalangin natin. Amen? Amen. Wala pa dito mo. Pero may sumilip. Ano pa?
tanong. O, sige. Apocryphal books. Sa mga Protestante, tinatawag ng apocryphal books sa ating deuterocanonicals. Pag sinabing deutero means second canon. Di ba? Dahil ang ginamit nung natahin nung sinabing ang Old Testament ng 70 scholar, tinawag itong LXX, ibig sabihin Septuagint version. Mayroon na itong deuterocanonical 46 book na yon. At yung apocryphal, ibig sabihin na apocryphal, hidden knowledge, kaya apocryphal, ibig sabihin ng Greek yun, hidden knowledge. Ang mga Protestante, meron sila niyan. Even ang King James Version, 73 Bible, 73 books yan. Tinanggal nila ang apocryphal books, gaya ng sinabi ko noong 18 in the middle of century. Tinanggal ng mga Protestante Bibles. Kahit ang King James nila, meron akong King James na mayroong deuterocanonical or apocryphal books. Tinanggal lang nila yan. Hindi tayo ang nagdagdag, sila ang nagtanggal. 73 lahat yan. Kaya yung sinasabi nila ng apocryphal, tinanggal nila yan. Kahit ang Gutenberg Bible, kahit ang German Bible na Trinaster ni Martin Luther, 73 books pa rin yan. Kahit yung mga Trinaster ni Jarmas, ni Wycliffe at ni Tyndale, 73 lahat yan. Walang 66. Tanongin mo, Pastor, sino ang nagkaroon ng 66 books? Saan cancel at kailan ito kinanon? Hindi yan sasagot. Dahil walang nagkaroon ng 66, walang cancel na nagdeklara kung ito ay 66 o hindi. Amen? Tayo ang may authority niya. Mula sa Council of Alexandria, Carthage, pati Taman, Bagnato, at ang talagang marami. Council of Trent, tayo ang nagpatibay niya. Hindi sila at walang tinalaman ang Protestante sa pagkakalan na tayo ang mayroong otoridad sa Biblia kailanman ay hindi sila kasali dyan. Tanong? Sola Scriptura. Ay mo lang. Sola Scriptura. Invento lang yan ni Martin Luther. By Bible alone. Dahil ang sabi ng pastor, kung Bible alone lang, kinakailangan ba magbasa o makinig? Walang sinabing magbasa. Ang sabi, makinig. Kaya ang sabi ni Jesus, makinig ang may pandinig. Wala sa sinabing magbasa ang mayroong babasahin. Wala. Bakit Bible alone lang? Bakit? During the time na wala pang nakukumpay na Bible ng 398 AD, wala pang ibig sabihin na marunong magbasa. Dahil wala pang ganito. Ginagamit ng mga apostol, yung mga oral teaching. Pero marami na ang naligtas. Wala pa silang hitlit na Bible sa pilikil. Di ba? Wala silang pinakamara kundi yung kanilang mga sinasabi. Kapagal yung Bible alone yan. Kailan lang nagkaroon ng Bible? During the 398, nung nagkaroon na ng Council para pagtibayan ang pagkakaroon ng Biblia, wala pa rin Protestante noon. 15th century lang yan lumitaw. Paano magiging Bible alone? During that time, ibig sabihin, eh hindi tayo mga naligtas dahil bumabase tayo sa magisterium, sa oral tradition, at saka sa sacred scripture. Di ba? Tatlo ang ating batayan. Di ba? Magisterium of the Church, oral written tradition, at yung tinatawag natin, Holy Scripture. Tatlo. Lahat yung pare-parehas. Bakit? Sino pa ang mga sumulat nito? Ang mga apostol. Dahil kapag sabi niya, by the Bible is the bread by God. Inspired word of God. Bread by God. Yung sumulat niya, hilingahan din ang Diyos. Sino? Ede yung mga alagad. At siya'y ganyang hilingahan. At sinabi, tanggapin nyo ang Espiritu Santo. Kaya mga opag yung mga apostol. Kaya bread by God din ang mga sumulat. Ayon, hindi sila. Another question.
Bakit linggo? Hindi sana ito. Bakit nga ba? Sabi na, Father, pagbalik nito, hindi ako umuulit sa kanila. Ako pamulit ito. Bakit sana ito? Hindi linggo. Sabi ng mga Sabadista, mamiling ka ko yung araw ng ikapitong araw at huwag kang gagawa. Ang mga katuloy mo, bakit Sunday giving, Saturday giving? Tatak daw yan ang halimaw, lalilay 666. Ang Sunday keeper daw ay sa demonyo ko yan, malay. Ang Sabat, tatanin niyo, ang Sabat, ang ibig sabihin niya sa Bible ay hindi Saturday. Ibig sabihin ng Sabat, pahinga, rest day. Ha? Kasi natin ikapitong araw o hindi yan Saturday. Yung kukir yan sa Hebrew, hindi yan Saturday. Ha? Kailan nagkaroon ng Saturday ang mga? At kailan nagkaroon ng Saturday Sabat ang mga Israelita? Nung lumabas sila sa Egypto, yan ay naadap nila sa Babylonia. Hiniranggap nila yan. Pansinin mo, ang Sabat ay ibigay lamang yan doon sa patriarka. Pansin mo, basta ka ng Bible. Ang sabi doon, hindi lang ika 7th day, pero di, on the first day, Sabbath, on the third day, Sabbath, on the ninth day, Sabbath. There are 7 Sabbath of the Lord. Hindi lang isa, kung hindi ito ang Sabbath ng Diyos at iba-ibang araw. Tinanong ko sa protestant, isa's day, asan ang sa inyo doon? E di yung Saturday, kailan ba inimbento ang kalendaryo at nagkaroon ng Saturday? Hindi masagot. Ang kalendaryo ay inimbento ng mga Egypto noong 4,121 BC. Wala pang Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Ang nagpangaral lang niya ng mga Babylonia, kinuha yan sa mga gods. Mercury, Venus, Jupiter, Saturn, doon kinuha ang mga pangalan. Sa mga Hudyo, wala silang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Iba ang ginagamit ng unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw. Ganon ang bilang nila. Kaya, ang sinabi roon, mangiling niya ito yung araw ng ikapitong araw yung sinabing Saturday. Bakit? Dahil ang Saturday, God of Saturn. Sasabi niya ngayon, Sunday, God of the Sun. Ang pinagdiriwan ng Katoliko, pag-araw ng Sunday, ay hindi ang God of the Sun, kung hindi ang Resurrection Day o yung tinatawag natin Lord's Day. Hindi tayo nagsasabat kung hindi ipinagdiriwan natin ang Resurrection at Lord's Day ng ating Panginoon. Di ba? Kaya brother, nagsasabat kayo, oo. Bakit pagkatapos mo magsimba ng Sabado, nagpupunta ka sa silihan? Kaya sabi ko, huwag kang aalis sa bahay niyo. Di ba? Huwag kang gagawa ka, huwag kang gagawa naman. Bakit kayo sinusuway niyo? Sa mga Hudyo yun ibinigay. Hudyo ka ba, brother? Ano ba? Kristiyano. Kaya hindi ka pwede magsabat ng Saturday. Dahil tayo ay mga Kristiyano at hindi mga Hudyo. Ang mga Hudyo lamang ang nagsasabat ng Saturday. Tayo ay mga Kristiyano. Ang ating pinagdiriwang ay hindi ang araw ng Sabat, kung hindi ang araw ng pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon na tinatawag na Lord's Day. Acts chapter 20 verse 4. At tuwing buwan ng araw ng isang linggo, kami ay nagkakatipon-tipon para magpilang-piraso ng tinapay. Sunday na ang mga Kristiyan, hindi na Saturday. Alam niyo ba kung sino ang nagpangalan ng Kristiyano sa atin? Alam niyo, Acts 11:26, unang tinawag ng Kristiyano ang mga alagad niya doon sa Antioquia. Sino ang numero uno ng pasimulo na tawagin tayong Kristiyano? Eh di yung mga Romano. Pero ang mga Hudyo, hindi Kristiyano ang tawag sa kanila, Nazarene. Mga Nazarene, tinatawag sila ng Lord Jesus ay Nazareno at taga Nazaret, kaya ang tawag sa mga alagad ni Jesus that time, hindi pa Kristiyano, Nazarene.
ako sila ay napunta sa mga dako ng mga bansa na sa sakop ng mga Romano, inawag na silang Kristiyano doon sa Accelerated Jesus. Nazareno ang tawag sa kanila ng kapwa nila Hudyo dahil si Jesus ay Nazareno, kaya tinawag silang sekta ng Nazareno. Di ba? Marami tayo nalalaman. Kunti pa lang yun, nag-uumpisa pa lang ako. May tanong pa. Baka inaan mo sa kayo. Pasko! Iinom mo na. Hindi, magpalit ang kapatid. Kasi sa ano ba, yung 25, kasi yung Silver 25 sa mga Roman, celebration doon ng mga Diyos sa Roman. Ang sabi ng mga pastor at ibang sekta ng mga ministro, brother, bakit nyo pinagdiriwang ang December 25? Wala naman nang sa Biblia. Saan makakita ang December 25? Sinagot ko, pastor, kung gusto mong makita ang December 25, tumingin ka sa kalendaryo, hindi sa Biblia. Huwag mong gawin kalendaryo ang Biblia. Na? Pero ano ang magandang sagot? Pastor, magbasa ka ng Biblia at mag-aral ka ng history ng kalendaryo. Ang kalendaryo December 25, hindi mo dapat gamitin yan sa gusto mong malaman ang kapanganakan ni Kristo. Hebrew calendar ang gamitin mo. Hindi Gregorian calendar para makita mo ang December 25. Di ba? Ano ang sabi doon sa Lucas? Nagpanamunutan sa kapanganakan ni Jesus, mahaba yan. Nagpanamunutan ang mga punong sacerdote sa Old Testament time. Tuwing District 10, nagpapanamunutan ang mga pinakapunong sacerdote at napunod si Zacarias, ang asawa ni Elizabeth. District 10 sa Hebrew calendar. Kapag may internet kayo, i-type nyo yung calendar converter turning to Gregorian calendar. District 10. September 23 hanggang 25 ang abot ng District 10. Ayan. Calendar converter. Tisritahin ka yung mas ng September 23 hanggang 25 na punog si Zacarias. Pumasok sa Santo Kabanang Banalan at nagpakita ang Angel Gabriel. Tanda nyo ha? Tisritahin ka yung mas ng September 23 to 25. Ilista nyo, makamagkamali ako sa mat, bobo ako sa mat. Sige. Tingnan mo ha? Masya ang gagawin natin. Tisritahin ka yung mas sa calendar converter ng September 23 hanggang 25. Tingnan niyo yan sa ano, internet. Pumasok siya roon sa ano na bunod na mag-aandog. Ano ang sabi ng Angel Gabriel? Manganganak ka at tatawagin mo Juan. Papaano ako manganganak? Ay, manganganak. Papaano ako magkakaanak? Matanda na si Elizabeth kahit siya ito. Dahil hindi ka na nang palataya, hindi ka makapagsasalita. Ang tagal sa kalas nang lumabas, senyas na lang siya ng senyas hanggang sa siya ay umuwi. At ang sumunod na talata at ng ika-anim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, nagpakita ang Angel Gabriel kay Maria at ang sinabi, "Hey, full of grace, the Lord is with you." Diba? Magbibigay ka at nanganak at katawag mo ng Jesus. Anong araw yun ng September? Yun ay ika-anim na buwan. Bumilang ka ng anim na araw mula ng September, anim na buwan ng pagkakita ng Angel Gabriel kay Mama Mary. March 25. Tama! Kaya na mayroon tayong Feast of Annunciation. March 20, September, October, November, December, November, March 25. Feast of the Annunciation. Diba? Anim na buwan ang tanda ni Jesus ay ni Juan kay Mama Mary. Kailan tinanganak si Juan? June 24. Mula March 25, napagdadala ng tao ng mahal na Birhen Maria na sinabi niya, ikaw ay umili at tatawagin mong Jesus sapagkat siya ay tatawagin anak ng kataas-taas ang Diyos. Bumilang ka ng 9 months mula pagdamatay, March 25, pataas. Ano ang lalabas? December 25,
At si Juan ay pinanganak ng Jude 30, Jude 24. Si Juan ay maganda naman ng 6 na buwan kay Jesus. Tama nga